Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man tayo sa mundo. Pero bago ang lahat, at siyempre, palakpakan natin ang ating mga sarili para masaya. Ay mga kababayan, ang dami ng sindikato sa gobyerno. Ang sabi dito, sindikato sa government IDs ng mga dayuhan gustong talupan ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Nais paimbestigahan ni Senator Amy Marcos kung paano nakakakuha ng authentic government-issued IDs ang mga dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations or Operators or POGO, mga kababayan. Marami lang sindikato na nagbibigay ng mga IDs. Nung nakarang araw, yung mga birth certificate, nakakakuha ng mga birth certificate, yung mga dayuhan, authentic na birth certificate pang nakukuha, mga dayuhan yung mga yan, nakakakuha ng mga passport ng Pilipinas. Grabe na talaga, grabe ang corruption ngayon dito sa Pilipinas. Ayon pa sa Senador, lubha siyang kinakabahan dahil sa lakas ng sindikato na nag-ooperate sa Pilipinas. Hindi rin ito umano magandang pakinggan dahil napakasagwang marinig na ang Pilipinas ay playground ng lahat ng kriminal sa buong mundo. Sa mundo ito ba, hindi lang sa Asia, mga kababayan, sa mundo. Yun ang sinabi ng senadora. Nakakabahala talaga yan. Playground ng lahat ng kriminal ang Pilipinas. Marami po nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin dahil mga dayuhan nakakakuha ng IDs, Philippine Government IDs at saka birth certificate. Ang pahayag ni Marcos ay ginawa matapos na ibunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commissions na ilang grupo ang nagbibigay ng authentic na Philippine Government IDs sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa PUGO. Ayon kay Executive Director ng PAOCC, Gilbert Cruz, na kabilang sa mga ID ay mula sa Bureau of Internal Revenue at Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ginit pa ng senadora na lubha itong nakakabahala kaya dapat itong agad maimbestigahan ng Senado habang dapat ay istriktong i-regulate ang PUGO sa bansa. Yan po ang sabi ng senadora. Para naman sa isang senador na si Risa Ontiveros, mayroon pang mas malalim na isyu sa intensyon ng mga dayuhan sa pagkuha ng ID ng Pilipinas. Sana po huwag na mangyari kagaya ng nangyari noong panahon ng hapon daw. Yung mga nagtitinda ng balot, sorbetes dyan sa kalye, yung pala yung mga yun ay mga opisyalis ng Japanese military at that time, ayon po sa aking naririnig-rinig noon sa mga matatanda. Paliwanag pa ni Senator Ontiveros, posibleng ang IDs na binigay ng mga dayuhan ay binibigyan ng identity o pagkakilanlan maging ang mga fugitives sa ibang bansa. Nakakatakot. Kailangan maayos po ito ng gobyerno. Maayos po ito ng kinaukulan, mga kababayan. Para sa ganun ay hindi tayo basta-basta masakop ng mga dayuhan kung sino-sino na lang binibigyan po ng mga government IDs. Mga authentic government IDs. Pag-issue ng Philippine passport sa mga dayuhan, pinaiimbestigahan. Bakit yung mga ibang Pilipino napakahirap kumuha ng passport? Bakit mga dayuhan parang madali lang sa kanilang kumuha ng pasaporte? Inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga kaugnay sa pag-i-issue ng Department of Foreign Affairs ng Philippine passport sa mga foreigners. Ayon po kay President
Suberi, Senate President. Isyo dito ang pambansang seguridad at katawalian dahil hindi ito magagawa kung walang sabwatan. Tama nga naman, bakit walang nakakagawa dyan na private citizen kung walang sabwatan sa mga opisyalis dyan sa DFA? Kaya tama lang na paimbestigahan yan ni Senate President Zubiri. Bukod po kay Zubiri, ginigit din nila Senator Ligarda at Senator Bato de la Rosa na magpaliwanag ng mga tauhan ng DFA na nag-approve sa pag-i-issue ng passport. Gayon din ang mga tauhan ng Philippine Statistics Authority or PSA dahil sa pagbibigay ng birth certificate sa mga foreign nationals. Yes, tama yan. Kasi po, bago ka makakuha ng passport, Philippine passport, kailangan dumaan ka muna sa PSA. Pumila ka muna doon, magbayad ka ng I think ng more than 300, din bibigyan ka ng birth certificate. Magagamit yon sa pagkuha ng Philippine passport. Kung mayroon kang kakilala sa DFA o sa PSA, siyempre hindi sila mahirapan kumuha ng mga dokumentong kailangan sa pagkuha ng passport. Kaya dapat paimbestigahan talaga ng Senado yan. Para pantay-pantay. Filipino citizen nga, sabi ko nga kanina, mahirap kumuha ng passport. Kailangan pa ng appointment, kung ano-ano. Samantalang pagka may kakilala ka dyan sa DFA, napakadali lamang. Foreign nationals pa, pwede pang makakuha. Sa pagdinig ng deliberasyon ng 2024 national budget ng DFA ay naungkat ni De La Rosa ang ulat ng Department of Justice na may mga nahuling foreign nationals na may hawak na authentic talaga na Philippine passport. At iginait naman ito na lubha itong nakakabahala dahil babulagan na lamang ang lahat na nakapaligid na dito ang People's Liberation China. Kaya mas maganda po yung nag-iingat talaga. Kailangan mahigpit ang DFA at PSA sa pag-i-issue ng mga dokumento para sa pagkuha ng Philippine passport. Dismayado rin ang senador dahil kapag Pilipino ay hirap kumuha ng pasaporte, subalit kapag mga dayuhan ay mabilis po lamang. Sinabi naman ni Zubiri na may report ng NBI na may civil registrar sa Caraga region na nag-i-issue ng birth certificate sa mga foreigners. Yan mga kababayan, kailangan paimbestigan yan. So yan po lamang ang ating maibabalita ngayon mga kababayan. Salamat po ng marami, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video.